tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, ang ganda ng araw. Masarap tumambay sa bahay ng mga barkada ko. Sigurado, isa sa mga barkada ko ito. 63 na naman, nagsisimula ang numero. Teka, kung hindi ako nagkakamali, parang ganito rin numero ang tumaw sa akin kagabi. Alam ko na, numero ng cellphone ni Lando to. Dapat ko bang sagutin ang tawag ng mukong na yun o hindi? Kung sasagutin ko, pag-iisipin, gusto ko ang pagtawag-tawag niya. Hayaan ko na lang na magring hanggang magsawa siya. O ano? Nakausap mo na ba? Hindi. Nagri-ring lang pero hindi naman sinasagot eh. Busy pa siguro yun. Ikaw naman kasi, masyado kang atat. Ikaw na itong nagsabing kararating lang dun eh. Eh, sa bakit? Tama ka. Eh, sabi nga niya sa akin eh, marami siyang barkadang naghihintay sa kanya. Oh, alam mo naman pala yan eh. Ah, teka nga muna. Tinamaan ka sa kanya, no? Oo nga eh. Ang ganda niya kasi. Ay, naku. Ang ganda lang palang habol mo sa kanya. Sa Dubai, maraming magagandang dilag doon. Eh, gusto ko lang marinig boses niya eh. Miss ko na siya kaagad. Oo na. Miss mo na siya kung miss mo. Pero sa ngayon, mayroon ka pang ibang gagawin. Kaya yun na muna ang pagtunan mo ng pansin. Sa ibang araw mo na lang siya tawagan. Ang mabuti pa, i-empake mo na ang mga damit mo. Dahil bukas na ang lipad natin papuntang Dubai. Tumatawag. Ah, si Elsa pala. Bakit kaya? May problema ba ang taong to? At wala sa oras ang pagtawag sa akin? Sa bagay, baka siya ang makakasagot sa katanungan ko. Mabuti pa. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Judy? Oh, Elsa! Kumusta? Namiss mo yata ako kaagad ah. Kararating ko lang eh, napatawag ka na. Juan kasi, pasensya ka na kung nagambala kita. Ah, okay lang. Ano ba yun? Naipasa ko na ang NCLEXRN exam po. Talaga? Wow! Congrats ah! I'm happy for you. Salamat. At naalala ko yung sinabi mo sa akin na tutulungan mo akong makapunta dyan. Kung maipasa ko. Ah, syempre naman. Kaya lang, alam mo naman, umaasa pa ako sa mga magulang ko. Wala akong sariling pera. Tulad ng sabi ko sa inyo, pinag-ipunan ko talaga ang pagpunta dyan. Kaya, konting pabon lamang hiling ko sa'yo. Ano ba yun? Eh, wala kong alam na tirahan dyan eh. Kaya kung pwede, tutuloy muna ako dyan sa inyo. Ah, friend, kung tirahan lang ang problema mo, walang problema. Pwede ka dito sa bahay. Total, malaki naman itong bahay namin dito sa Australia. Ah, talaga? Naku, maraming salamat ha. Kaibigan ka talaga. Wala yun. Pati yun lang eh. Ah, siya nga pala. Paano ka pala makakapunta dito?
Ang ibig kong sabihin, anong bisang gagamitin mo? Magtuturist visa muna ako. At habang naririn ako bilang turist, ay maghanap ako ng trabaho. Pag nakahanap na akong trabaho, saka ko na babaguhin kung anong visa ang i-apply ko ulit. Oh, nangangako ako, hindi ako gagawa na anuman na ikasisira mo. Nagawa na namin mga barkada ang mga dati namin ginagawa at napuntahan na rin namin ang mga pinupuntahan namin. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang may nagbago sa damdamin ko. Hindi naman kung ano itong nararamdaman ko. Eh, nag-inuman naman kami. Namashare kami sa iba't ibang lugar. Iba-ibang desko houses ang napuntahan namin. Pero bakit parang may kulang? Ano kaya to? Nalulungkutan siguro ako dahil maaga pa'y nagkahiwalay na kami ng kabarkada ko. Ha? Nagri-ring na naman ang cellphone ko. Sino kaya to? Numero ulit? Natatandaan ko ang numero. Numero ito ni Lando. Ano namang klaseng lalaki to? Ang kulit? Manigas ka dyan sa katawag mo dyan. Hindi kita sasagutin. Ay, salamat. Tumigil din. Ha? Tumatawag ulit? Ako, kung pwede lamang na pagsalitan po ito ng masasakit na salita, gagawin ko. Kaya lang, ibigin ko kasi. Nakakaya naman kung pagsusupladahan ko. Tama lang siguro na hindi ko sakudin ang tawag niya hanggang sa ma-realize niya na ayaw ko siyang kausapin. O, di tumigil din. Ang mabuti pa, lalabas ako sa kwarto at nang makakain na ako. Naku, nagriling naman. Talagang hindi ako tatantanan nito. Si Elsa pa lang tumatawag. Akala ko si Lando na naman. Ang mabuti pa, sasagutin ko na lang ang cellphone ko. Hello! Elsa! Hello! Elsa! Julie, malapit ng flight ko. Papunta dyan sa inyo. Ah, oo ba! Bukas itong bahay para sa'yo. Basta legal ang pagpunta mo dito at hindi mo ako bibigyan ng problema habang nandito ka. Nangangako ako. Hindi ako gagawa ng anumang bagay. Nakasisira ko. Mabuti naman kung ganun. Bukas ang bahay namin para sa'yo. Ako ang bahala sa'yo. Basta hindi ako masasangkot sa anumang magiging problema mo sa hinaharap, ha? Legal ang pagpunta ko dyan. Kaya wala kang dapat ikabahala. Basta lang mapatuloy mo ako dyan sa bahay ninyo. Walang problema! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Oh, inay. Oh, anak, kumusta ka na dyan? Eh, okay lang naman ako, unay. Oh, kayo dyan. Kamusta na kayo? Ay, mabuti naman ako, anak. Ikaw ang inaalala ko dyan dahil malayo ka sa amin ng tatay mo. Kaya mag-ingat ka. Wala ho kayong dapat na ipag-alala, inay. Eh, magkasama kami ni Mark sa trabaho. Eh, nag-aalala yung kaming dalawa. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang uminom ng alak dyan ha, baka kamalaseng anak. Hindi ho, inay. Guduy po itong anak ninyo. Kaya, huwag kayo mag-alala.
Ah, Nay, siya nga ko pala. Si Elsa, nagagawin po ba dyan sa bahay? Si Elsa, na best friend mo? Oho. Ay naku anak, busy na ang kaibigan mong yon kasi balita ko ay mangingibang bansa na rin. Ano ho? Oo, pupunta na rin ng Australia ang kaibigan mong yon. Abala na siya masyado kaya siguro hindi na siya nagagawin dito sa bahay. Yan po ba? Eh, sige ho, Nay. Tatawagan ko lang siya kung ganun para makumusta ko na rin siya. Anong sinabi mo? May makikituloy dito sa bahay? Oo, at kaibigan ng anak mo, taga Pilipinas. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo o sinasabi ng anak mo, ha? Gusto lamang tumulong ng anak mo. Ayaw mo ba nun? Eh kahit papaano, nakakatulong yung anak ko. Eh, yun na nga eh. Gustong tumulong sa ibang tao pero ang sarili niya, hindi niya magawang tulungan. Bakit ba ang kitid ng utak mo? Malay mo balang araw eh, nangangailangan din ng tulong yung anak mo. Hindi mangangailangan ng tulong yung anak mo kung may sarili itong trabaho. Sobra at sariling pera. Hindi porket maraming pera, hindi mo na kailangan ang tulong ng iba. Talaga naman. Eh, tulad ngayon. Eh, ano pang tulong ang ihihilingin ko sa iba? Eh, bukod sa magiging pensyonado na ako balang araw, eh, malaki ang perang matatanggap ko. Oh, paano hindi lamang dalawa ang trabaho ko, kundi tatlo pa? Kung bakit kasi, hindi ang kasipagan ko ang namana ng anak mo yan. Nagyabang ka na naman. Eh, yung pagyayabang mo ay gawin mong kapakipakinabang, mas mabuti pa. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Magiging magandang tingin sa iyo ng mga kaibigan ni Julie. Kasi marunong tumulong ang anak mo. Ang iisipin ng mga kaibigan niya, mabuting tao si Julie at ang pamilya nito. Kaya pumayag ka na para na rin ito sa maganda mong imahe. Gabi na naman. Wala na naman ako sa piling ng mga kabarkada ko. Tulad na naman nito mga nakaraang gabi. Malungkot na naman ako. Nagbalik-bayad lamang ako eh. Bigla na lamang ako nakaramdam ng ganitong klaseng lungkot. Hindi naman dating ganitong nararamdaman ko bago ako bumalik ng Pilipinas. Wala namang pagbabago sa pakikisama sa akin ng mga kabarkada ko dito sa Australia. Pero bakit biglang nakaramdam ako ng lungkot? Nag-re-ring ang cellphone ko. Sino kaya to? Gabing-gabi na tumatawag pa. Ha? Si Elsa pala. Bakit kaya? May problema ba ang taong ito? At wala sa oras ang pagtawag sa akin? Sa bagay, baka siya na ang makakasagot sa mga katanungan ko. Hello? Hello, Julie? Oh, Elsa! Kumusta na? Ako nga ang mamumusta eh. Nabanggit mo na ba sa mga parents mo? Oo! Nabanggit ko na sa kanila. Pumayag na silang dito ka tumuloy habang wala ka pang matutuluyan. Talaga? Oo! Basta ang sabi ng mama ko, sa kwarto lamang daw ang may pa-promise niya sa'yo.
ikaw na raw ang bahala sa pagkain mo at iba pang gastusin mo. Oo, at pagisabi sa mama mo, salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ko sa inyong pamilya ang pagpapatira ninyo sa akin. Ah, teka, kailan bang dating mo dito sa Australia? Sa lalong madaling panahon. Ano? Ngayong araw na ang dating ng kaibigan mo na manggagaling ng Pilipinas? Ah, opo, Mama. Sigurado ka bang mabuting tao yan? Mama, para sabihin ko sa inyo ang totoo, sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, inaasikaso akong mabuti. Kaya hindi ho ba karapat-dapat lamang na ipakita rin natin sa kanya ang pagtanaw natin ng utang na loob sa kanya? Sige na. Oo na. Basta siguraduhin mo na wala tayong problemahin dyan. Opo, Mama. Promise po. Oo na. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo, bahala siya sa mga personal niyang gastusin. Opo, Mama. Sinabi ko na sa kanya yan. At huwag kayong mag-alala. Hindi po siya magiging pabigat sa atin. Doon siya sa kwarto ko matutulog at siya ang sasagot sa pagkain niya. Ah, Mama, baka siya na yan. Oh, sige na, Iha. Ikaw na ang magbukas sa kanya at ako'y papasok na sa kwarto ko. Kanina pa kita hinihintay, friend. Halika, pumasok ka. Salamat, Judy. Hindi ka ba naligaw? Hindi ka ba nanerbiyos? Pasensya ka na kung hindi kita nasundo. Napuwet kasi ako kagabi. Hindi naman. Binigay mo kasi ang kumpletong address ninyo. Kaya dito, pinakita ko mismo doon sa taxi driver. Mabuti naman. Teka, kumain ka na ba? Oo. Pagdating, kumain na ako. Wala kang alalahan sa akin. Nasa budget ko na. Ang tanging tutuluyan lamang ang kailangan ko. At tatanawin kong malaking utang na loob ang pagpapatuloy mo sa akin. Siya nga pala, hindi ba sinabi mong marunong kang gumamit ng makinilya? Oo, bakit? May bakante ba? Oo, yung may-ari ng isang klinika, naghahanap ng receptionist. Tamang-tama! Nurse ka! Tamang-tama sa iyo ang trabahong yun. Dahil kung nangangailangan ng nurse ang klinika na yun, irekomenda mo na ang sarili mo. Oo. Papasukan ko lahat ng trabaho habang hinihintay kung makapasok ako sa isang malaki-laking hospital dito sa Australia. At nang madali akong makaipon at magkaroon na rin ako ng sarili kong bahay. Oh, kumusta dito sa Dubai? Nakapag-adjust ka na ba? Oo naman. Narito ko kaya hindi ko masyadong nahihirapan sa pag-adjust sa sarili ko. Teka nga, Insan. Ilang araw ko nang napapansin na hindi mo hinahawakan yung cellphone mo. Hindi mo na ba tinatawagan yung si Julie mo? Na-disappointed ako kasi. Tuwing tinatawagan ko, hindi naman sinasagot eh. Bakit? Busy ba? Nagre-ring naman, kaya lang eh. Hindi nga sinasagot eh. Baka lang busy siya. Busy?
Wala nga ang trabaho yun eh. Ha? Wala siyang trabaho? Oo. E anong pagkakabala niya? Eh, malay mo. May trabaho na siya ngayon. Hindi naman pwedeng lagi na lamang siyang walang trabaho. Sabagay. May bukas. Susubukan ko ulit siyang tawagan. Nagri-ring. Patingin nga kung sino. Numero lang eh. Teka, parang familiar sa akin ang numero. Sino? Parang numero ito ni Lanto. Paano mo alam? Tinatawagan ka rin ba niya? Oo naman. Best friends yata kami. Talaga? Oo, ano pong ginagawa mo? Sagutin mo na. Ayoko nga sagutin. Bakit? Naliligaw kasi sa akin. Baka pag sinagot ko, aasa na yan. Oh, diretsyon mo. Para hindi na talaga siya aasa. Oh. Oh, tumigil na tuloy. Hayaan mo. Ayoko sa kanya. Hindi ko naman pwedeng prangkahin. Kasi ayoko siyang saktan. Noko, mas masasaktan siya sa ginagawa mo. Kung wala ka talagang pagtingin sa kanya, eh tapatin mo na. Bakit kasi... Ayaw mo sa kanya, gwapo naman. Masipag at tigit sa lahat. Hindi siya kasi ang lalaking pinapangarap ko. Kaya pasensya siya. Gusto mo di, sa'yo na lang. Ay, sira. Magkaibigan lang kami ni Lanto. Isa pa. Hindi naman siya naliligaw sa akin eh. Ikaw, itong kusunada niya. Kaya hindi niya mapansin ang beauty ko. Susundin kaya ni Elsa ang payo ng kaibigan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na tinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya.